Tara, gala tayo. Tapos hanapin natin saan tayo nagkulang. Bakit parang sa akin lamang may galit ang matayang tadhana? Sorry, it's DJ. Hi guys, welcome to my channel again. My name is Inat Mantele and this is my video vlog. So guys, na-miss ko kayo, na-miss, sana na-miss nyo rin yung paggawa ko ng video dahil siguro, ano itong nakaharang? Yes, siguro isang buwan at kalahati akong hindi nakapaggawa ng video. So sana tangkalikin nyo pa rin yung mga video na ginagawa ko. Okay. So yun guys, na-miss ko kayong lahat, na-miss ko kayong mga kaibigan ko, na-miss ko kayo na sa lahat ng mga sumusuporta sa video ko, sa lahat ng mga interesadong manood ng video ko kahit na pangit pa ako mag-edit sa ngayon. Kasi hindi naman importante yun. Ang importante kasi is yung nilalaman ng video. Yung mga pinag-uusapan sa video. At kung may gusto kayong ipadagdag sa akin kung paano pa ako gagaling sa paggawa ng video, mag-comment lang kayo dito. Yan, tama, mag-comment lang kayo dyan. Andali na, ako commander, ba't ako inutusan mo? And like the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng video ko. So guys, yun. So kaya ako nagawa ng video ngayon is gusto kong sabihin na sobrang malaking topic ngayon sa Alaminos Laguna or sa social media, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, ang landfill. So ano ba yung landfill? Ang landfill is isang malaking tumpok siya ng basura na sa isang area na parang nabotas. Kung alam niyo yung nabotas. So ginawan siya ng landfill din. Yun yung isang lugar na doon tinatapon lahat ng mga basurang nakokolekta nila sa city o sa iba't ibang lugar o sa iba't ibang barangay. Pwede rin sa ibang bansa galing yung mga basura. So, para kasi sa akin is hindi ako masyadong sang-ayon sa pagtatayo ng landfill sa Alaminos. Bakit? Kasi number one, iisipin mo, basura 'yun eh. Waste 'yun. So tendency kung ilalagay mo siya sa isang barangay o sa isang land na nandun lahat yung waste na malapit lang sa mga barangay. Ang tendency kasi is baka magkaroon ng epidemya or sakit. O epidemya, napakalala naman kaagad. So baka comment nyo nga, comment nga kayo, babasahin ko. Baka magkaroon ng sakit or lumaganap ang sakit kagaya ng fever. Siyempre may mga maraming bata, maraming hindi naman natin maiiwasang maglaro, hindi maglaro ang mga bata. So kaya para kasi sa akin napakalaking struggle niyan. Okay, ang landfill. Anyway, at saka hindi lang 'yan. For example, naglagay ka ng isang basura sa isang area. Syempre sa ilalim nun is merong hindi na sama-sama na 'yon kasi landfill nga, nabubulok, nandoon na 'yung mga plastic, nandoon na 'yung kung ano-ano mang basura, kung ano-ano mang waste, nandoon na 'yon. Hindi na 'yon mawawala. So, pwedeng tendency 'yung waste na itatapon doon na galing sa iba't ibang lugar is may chemical. For example, 'yung ink bottle ng mga printer. So, hindi natin maiiwasan na hindi walang magtapon noon. It's impossible. At saka 'yung mga carbon. So dating isa kind of chemical. Yung chemical na yun kasi is pupunta siya sa ilalim ng lupa. Eh di ba ang ilalim ng lupa natin is water. So tendency pwedeng makuha natin yun tapos mainom ng mamamayan. Eh dito pa naman sa atin sa Alaminos Laguna is hindi naman mayayaman ng tao. At saka nature dito. Ang iniinom kagaya ko, ang iniinom ko, hindi ako maarte, hindi ako nag-Wilkins, hindi ako nag-mineral water. Ang iniinom ko dito is nawasa. Kasi wala eh. Yun yung kulturang na-adapt ko. At saka safe naman kasi natural nga. Siyempre, yung lugar namin, pinuprotektahan namin ang nature. Sobrang mapuno, sobrang walang flood, walang earthquake. May earthquake pero hindi siya actually gumuguho yung lupa. Hindi. Nakakaramdam lang ng earthquake pero hindi totally
guguhin lupa o may evacuation center, wala nun. Kasi safe na lugar ito, mataas na lugar, tapos tatapunan lang ng basura. Bakit marit diba? No? Ano naman yung mararamdaman? At saka, para kasi sa akin, ang problema is hindi naman yung basura. Ang problema is tao. Kasi kung paano nila i-segregate yung mga basura, pwede pa natin siyang i-recycle. Diba sabi nga nila, may pera sa basura. So yun yung ginagawa. Yung mga nare-recycle, pwede siyang ipagbili, pwedeng gawin uli siyang ganito, or gawing parol ngayong Christmas na, beer season na, pwede natin siyang pagkakas. Paano mo nasabi mabilisan? Inarantis niya ako para masigurado nyo. Sorry guys. Ang topic dito is landfill. So, para sa inyo, sang-ayon ba kayo? Kung nandun kayo, kung ilugar natin ang sarili natin sa inyo, sa lahat ng mga nanonood ng video ko, ilugar natin siya na kunyari, lugar nyo ang magiging landfill. Ano yung mararamdaman nyo at ano yung sasabihin nyo? Okay? First one, wala akong pinatatamaan dito. Wala. Gumawa ko ng video dahil may sarili akong opinion, may sarili kayong opinion. Kaya, respeto lang sa bawat opinion sa isa't isa. Kasi, tao tayo, mamamayan tayo, syempre may concern tayo sa bawat isa. So, kaya nagkakaroon dyan ng rally, kaya nagkakaroon dyan ng bash, binabash ang bawat tao dahil sa kontrahan, dahil may sarili silang opinion. Normal yon. Dahil, bakit ka ibabash ng isang tao or bakit ka sasabihan ng isang tao kung tama naman yung ginagawa or tama yung opinion niya sa opinion mo? Syempre, mali yon. So, para kasi sa akin, balik tayo ulit dun sa topic, para sa akin, hindi ako sang-ayon sa landfill na yan. Dahil para kasi sa akin is makakasira siya ng kalikasan. Oo. At makakasira siya ng nature. So, sobrang ganda na ng nature dito. Mapuno, walang baha, is baka dumating ang point na magtampo yung kalikasan. At kalikasan naman ang gumanti sa atin. Yun yung pinakapangit na parte. Kasi sabi nga nila, love the mother. Mahalin mo ang Mother Earth. Kasi itong mundo natin, isang malaking tahanan na ang ina natin dito ay ang mundo. So, ang kailangan natin is save the Mother Earth, save the nature, at huwag tayong pumayag dito sa lugar ng Alaminos na ang landfill ay dito ilagay. Okay? So, sa lahat naman ang pumapayag, sana paglinawin nyo ang kaisipan nyo kung anong maidudulot na epekto nito sa ekonomiya at kung anong magiging epekto nito sa tao. Okay? So, wala akong kahit isang argument sa inyo, hindi. Ito is commentation ko lang, comment ko lang sa nabalitaan ko at sa social media. So maraming salamat and just click subscribe and notification bell. Yung kulay blue na yan and ma-update ka sa lahat ng video ko. At kung meron kayong gustong ipagawa sa akin or ipa-ano sa video na to, just comment here. Okay, mag-comment lang kayo and maraming salamat once again. Ang inyong lingkod, ang kaibigan ng lahat, my name is Inat Mantele and welcome to my channel.